kilala si Graciano Lopez Sayna bilang isang leader ng kilusang reformista, manunulat, periodista, at orador. Maraming historiador ang kumikilala sa kanya bilang isa sa tungkungkalan o triumvirate ng kilusang propaganda, kasama si Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar. Isinilang siya sa Haro, Iloilo noong December 18, 1856 kina Placido Lopez at Maria Jacobo Hayna. Kaya dapat na Graciano Hayna Lopez o Graciano Lopez C. Hayna ang pagsulat sa buong pangalan niya. Pumasok siya sa seminaryo ng Iloilo at nag-ambisyong maging doktor. Sinubukan niyang pumasok sa Universidad ng Santo Tomas, ngunit hindi pinahintulutan sapagkat walang handog ng Bachelor and Artist ang kanyang seminaryo. Nabigyan siya ng pagkakataong matuto sa ospital ng San Juan de Dios, ngunit kinailangang bumalik sa Iloilo dahil sa kagipitang pinansyal. Sa mga akdang Fray Botod na isinulat niya sa edad na 18, at La Hija del Fraile ay isiniwalat niya ang mga pagmamalabis ng frailing Espanyol. Nagalit ang mga fraile at ipinadakip siya. Tumakas siya patungong Espanya noong 1879 at naging masigasig sa kilusang propaganda. Dito siya sumikat bilang isa sa mga nangungunang orador, manunulat, at tagapagsalita ng mga reformistang Pilipino. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Valencia, ngunit hindi rin ito tinapos. Isa siya sa nanguna sa pagtatatag ng La Solidaridad noong 1889 at naging unang editor nito. Tinapos niya noong 1891 ang kanyang mga akda at nilimbag bilang diskurso y articulus varios, mga talumpati at iba pang lathalain. Namatay siya sa Barcelona, Espanya noong January 20, 1896 sa sakit na thesis o tuberculosis. Hindi na naibalik sa Pilipinas ang kanyang mga labi.